So, guys, isa rin ang factor na kailangan natin ang sili. It is because, guys, alam niyo ba guys, na yung sili ay ginagawa. Guys, ngayong araw ito guys, gusto ko guys ang aking video about sa mga gulay, especially sa mga condiments. Guys, hindi nyo ba alam guys, bakit nagmahal ang presyo ng siling labuyo? Kilala nyo ba guys ang siling labuyo? Ito guys oh. Yan guys. Mag-isa lang ito guys ha, kasi naubos ng namin na ano eh, na gamit. Pero ito guys, hindi ko siya gagamitin guys. Aking isa tong bilad ang kanyang seeds para itanim ko naman, para may gagamitin naman kami. So guys, ito guys. Isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang presyo ng siling labuyo, it is because maraming mga bagyong dumaraan sa atin dito sa Philippines. So yung mga nagtatanim ng mga gulay, especially sa siling labuyo, lahat nanawash out. Pero sa amin dito guys, sa Negros Occidental o sa Bacolod, pwede pa kami guys makabili ng 5 pesos, 3 pesos, 10 pesos. At ang aming presyo dito guys, hindi kaya masyadong mataas. Yan, kasi hindi naman kami na masyadong nasalanta dito ng bagyo eh. Pero sa Maynila guys, sa isang na panood ko sa television, sa news ba, yung siling labuyo is umabot daw ng 850 per kilo. Ay grabe, mahal pa siya guys sa kilong baka, kani ng baka, kilo ng kani ng manok, kilo ng kani ng baboy, kilo ng kani ng tuna. Ay grabe guys, as in napakamahal talaga na guys yung siling labuyo. Parang hindi ko ma-imagine ito mahal. So guys, sa amin na guys dito, hindi kami guys masyadong apektado, kasi ako ya guys, nagtatanim ako ng siling labuyo. Ito guys oh. At saka ito guys, ang siling, ano ba? Kumbaga ba, inang maliit lang siya guys. Katumbal, para matawag dito sa amin, is katumbal. Maliit siya guys, oh. Nang, pait na pait, nakahang ito guys, para bang maanghang siya. Yan. So, guys, isa rin ang factor na kailangan natin ang sili. It is because guys, alam niyo guys, na yung sili ay ginagawa ng ano? Ng dynamite chili. Sa last ko na vlog is about sili. Yan. Pero yan, isa sa mga faktor na madaling maubos ang sili kasi ay ginagawa siya sa street foods ba ng dynamite. Masarap ba lang guys? Ilagay mo cheese. Talagang masarap siya. So, isa yan sa mga faktor bakit talagang kailangan natin ang sili. Siguro ngayon guys, ang dynamite chili ngayon guys, or ngayon guys, is mahal na talaga. Noon, bibili lang kami 2 pesos, 3 pesos, siguro ka, guys, mga 10 pesos na chai. Pero no, ngayon sa Maynila, siguro hindi na yung nagbibinta ng dynamite chili kasi mahal eh, diba? So, guys, at isa pang factor na kailangan din natin yung, wow guys, napakasarap na pagkain guys. At talagang isa sa mga favorito ko, alam nyo ba guys, yung ano? Kimchi. Diba guys, yung kimchi ay maanghang. So, ang ginagamit din yan, guys, siling labuyo. Oh, grabe talaga, guys. Paboritong-paborito namin ng aking husband yan, ang kimchi, diba? So, isa yan sa mga factor. At saka, guys, yung siling labuyo, ginagamit dito ng bakit ng ulam. Mga kanilaw, may isda, yan, ginagamit yan. Sa mga sinigang, sa iba't ibang restaurant. So, very, very important talaga, guys, ang siling labuyo. So, ano bang ating gagawin para maiwasan natin na guys, diba? Mahal ang siling ngayon at mamahal na mamahal pa siya. So, paano natin siya maiwasan? So, sabi ko, diba? Isa sa mga factor yan. Number one, magtatanim tayo ng sili. So, kung wala tayong sili, bibili tayo sa seeds na kung saan lang may bilihan sa mga agriculture stores or saan ba yan. So, sa akin lang yan, guys. Kasi, nag-iwan ako ng isang piraso para sa pagpadami ng sili. So, ito na guys, oh. Yan. Kasi isa lang siya guys, isa lang siya. So, ito. So, ang gagawin ko nito guys, simple man lang guys. Parang, ano. Ito. Ano, diba?
kulang-kulang na siya, guys. So, ang gagawin ko nito, guys, is yan. Yan, guys. Dito ko na lang nilagay kasi parang ano ba? Mapasok ang hangin. Malakas ang hangin, guys. So, dito ko siya ilagay. Kaya anuhan ko siya ito, guys. Parawan. Parang madali siyang maano. Okay, hold ito ko. Kasi kung bumili pa ako, worth 50 pesos pa. Mabuti naman, kaya lang parang ano na eh. Parang wala na akong time sa pag, ano, bibili ng ano. Yan. Ito lang, guys. Yan. At saka, ibilag ko siya sa init. Yan. So, guys, ito lang, guys, ang gagawin natin, guys. Oh. Pero kung gusto niya, guys, na automatic, guys, na hindi na kayo mabilag-bilag, pili na lang kayo, guys, sa mga stores, sa mga, ano ba, sa mga grocery store na mayroon dyan na bibinta ng mga, ano, mga seeds, bili lang kayo. So, guys, at ang isa pa, guys, na makap ng napakahalaga sa akin, guys, yung calamansi. Guys, tingnan niyo, guys, ang calamansi ko, guys, oh. Ito, yan. Hindi siya, guys, nagsistop sa pagpamunga or napabumungaw. Maliit na siya, guys, kasi, ano siya, guys, pero, I mean, bala, guys, hindi na ako pipilang magbibili ng mga ganitong klaseng mga gulay or mga condiments bunga. Napakahalaga sa atin ngayong Pasko, guys. Kailangan natin yung mga sangkap. Katulad dito. Katulad ng sili. Katulad ng bumbay, di ba? So, napaka-importante, guys, sa atin. So, ako lang, guys, ya. As in, na-share ko lang, guys, sa inyo, guys, yung aking na-experience, di ba, guys? Kasi, hindi rin mag-upi na sa akin lang na share din natin ang ating kaalaman. Simple lang ito, guys. Ah, magtanim tayo, alagaan natin, kausapin natin, para bang baliw na baliw ka. Pero alam mo, guys, once ang tanim na yung kausapin mo, ay, I'm sure, magbunga yan talaga. Ako nga, kinakantahan ko pa ito eh. Yan. So, guys, ito lang, guys, munang i-share ko, guys, ha. Alam ko na naman ang kalamansi, masyado naman siyang ano, ah. Sa Manila, yung mahal siya, pero dito sa amin, hindi siya masyado mahal. So, guys, thank you so much for watching my video. Sana may nakuha naman kayong mahalagang information about sa mga sili, calamansi, mga plants na kailangan talaga, guys, magtanim tayo, guys. No? Kasi kung mga sa araw-araw mo lang natin na pangailangan, hindi tayo makakrema. So, guys, don't forget to like, subscribe, and click the notifications bell para sa sunod kong video, ma-info naman kayo, guys. So, wang-wang-tang! God bless!